ako na'y purihin, ngalan niya ay takilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin po sa mga kapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan ng aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-urong ng Diyos sa balak na paggunaw sa niyebe at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, "Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito, ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahawagin at mapagpala. Alam ko rin matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at magaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay." Sumagot ang Panginoon, "Ano ikinagagalit mo, Jonas?" Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan doon. Hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod.
Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit, kinabukasan ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilos Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon. Lumago sa magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit sa 120,000 katao na pawang walang malay bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puong banayad, magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad, magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako ay kahabagan. Sa buong maghapoy, siya'y tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dinggin ng galak, sapagkat sa iyo, ako tumatawag. Poong banayad, magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poong banayad, magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad, magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap. Nang Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupong na po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Marahil tayo ay magtataka bakit nagpapaturo ng pamamaraan ng panalangin ang kaniyang mga alagad. Gayong bilang mga Hudyo, mayroon silang mga batas sa pananalangin na halos kada oras o 7 beses sa isang araw ay mayroong batas ng pananalangin. Pero bakit kailangan nilang magpaturo kay Jesus? Ano kaya ang kanilang nakita? Ano ang kanilang maaaring matutunan pa? Nangangahulugan na ang kanilang pakikipag-ugnay kay Jesus ay kulang, na halos nakakasama nila sa araw-araw, may nakikita silang kakaiba kay Jesus na hindi nila kayang gawin. Kaya sila ay nagpaturo. Marahil nakita nila kung papaanong makiugnay si Jesus sa kaniyang Ama sa pamamagitan ng panalangin. Alam din po natin na si Jesus ay nag-uumpisa ang araw sa pananalangin at natatapos sa parehong panalangin. He started the day with a prayer and cap it with the same prayer. Marahil ito yung nakita nilang paghahalimbawa. Ito ang nakita nilang personal exercises ni Jesus kapag kasama sila. Kaya nga di po ba may mga talata tayong mababasa na si Jesus ay humihiwalay sa kanila upang manalangin. Kaya hindi pwedeng ituro ni Jesus ang isang bagay na hindi niya nararanasan. Kailangang maramdaman, maranasan niya para ito ay maituro niya sa kaniyang mga alagad. Kaya kung ang panalangin ito, ang Ama namin, ay mismong galing sa bibig ng poong Jesus Nazareno, na bago niya ilabas sa kaniyang bibig, ito ay kanya nang ginagawa at nararanasan. Kaya binibigyan tayo ng isang makapangyarihang panalangin, wala nang pwede pang pumalit dito. At alam natin yun, ang Ama namin. Kaya kung sino man ang hindi nagmamahal sa panalangin ito ay hindi nagmamahal sa isang relasyong nanggagaling at ipinapakita ni Jesus at ng kaniyang Ama.
Dinadala tayo ni Jesus sa kaparehong karanasan. Kung kaya kong tawagin ang aking amang nasa langit, kayo bilang tagasunod ko ay kaya ring tumawag nito. Ibig sabihin po, ang kapangyarihang tumawag sa Ama ay kaparehong kapangyarihang ibinibigay sa ating lahat na tumawag din sa Ama na siyang sukdulan at pinanggagalingan ng lahat. Kaya po, kada tayo ay magdarasal ng Ama namin, dahil ang tunay lamang na makatatawag sa Ama ay yung mayroong tunay na relasyon. Ang makatatawag lamang sa tunay na Ama ay ang tunay na pagtitiwala sa kaniyang kapangyarihan. Mayroon po akong isang karanasan nung ako po ay nag-aaral pa ng teolohiya. Sa isa sa aming retreat, may isang pari na humawak sa aming retreat. At ang sabi niya, "This will be a silent retreat." Walang usapan. Nagkita-kita lang kami sa isang kwarto at sinabi niya ang dapat naming gawin. Ang sabi niya, pagkatapos kong mag-explain, wala nang magsasalita hanggang magkita tayo pagkatapos ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kami ay magmimisa na. Sabi niya, sa misa, walang sasagot. Ako lamang. Kaya nagmisa yung pari, harapan namin, parang walang kasama, siya lamang ang nagsasalita. Pagdating po dun sa part na sa turo ng ating Panginoong Hesukristo, sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Yun pa lang yung part na kailangan naming magsalita. And we have felt the real emotion of the prayer, Ama namin. Yun bang sa tagal mong nagdarasal, hindi ka pwedeng magsalita. Yun lamang time na yun, doon kami pinagsalita. At sa paglabas ng salitang iyon, Ama namin, hindi namin alam kung bakit lahat kami ay umiiyak. Emotional ba kami nung time na yon? Hindi. Naramdaman lang namin, nakita namin ang isang katotohanan na kapag hindi ka tumatawag sa Ama, nawawalan ka ng lakas at unti-unting nauubos ang iyong pagpapala. Kaya sa araw na ito, atin po laging tatandaan na wala nang iba pang mataas na panalangin, makabuluhang panalangin, kahit mag-isa ka lang sa katahimikan ng puso mo kapag nakikipagrelasyon ka sa Diyos. Ang pagtawag ng Ama namin ay isang pagbubukas ng mas malalim na relasyon, ugnayan at pag-ibig sa Ama na itinuro ng ating Poong Jesus Nazareno. Huwag na kayong magdasal ng kung ano-ano. Isang totoong Ama namin na galing sa puso, sapat na upang maunawaan ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Pagpalain tayo ng Poong may kapal.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kaniya. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Kain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasa ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwan ang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni
Jesucristo, siya'y ating lakas at hanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at hanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at hanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari na po kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ibuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo ang taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.